Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Libra. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Libra. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwedeng magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. And by the way, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng likes, comment, shares. And yeah, we do have another channel, Madam PTV. May Libra reading din po tayo dyan. Feel free to check it out. So start na natin ang reading mo. Kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin. And hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. By the way, parang nakakaamoy ako ng amoy panis, no? So we do have here the Hierophant and Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus energy. Sa nakikita natin dito, you are currently down, sobrang nasasaktan ka, sobrang nalulungkot. While your person is like, maaaring hindi kasi nagiging ganun ka-communicative itong person mo. Hindi, I feel like maaaring your person is well focused sa trabaho niya, sa kung ano man yung ginagawa niya ngayon, and maaaring nakukulangan ka na ng time coming from this person na nagdudulot sa iyo na parang mag-isip or makaramdam ng hindi maganda, like kalungkutan regarding this person. Yung iba sa inyo, feeling mo nalulungkot ka kasi maaaring you have lost this person, feeling mo na wala na siya sa iyo, pero definitely hindi pa naman, dahil maaaring yung person is like piniprepare niya lang yung sarili niya for this connection, and maaaring you might be dealing with a teacher or someone na magaling mag-guide or tumulong sa ibang tao. Pwedeng magaling siya magsalita, some kind of a speaker or someone na magaling mag-advise pagdating sa mga tao, and yeah, financial advisor, pwedeng ganun. And maaaring nandun yung focus ng person mo, no? Kasi gusto niya maging mas maayos muna na person na nagli-lead sa'yo para hindi ka makapag-isip ng masaya regarding sa connection ninyong dalawa. So we do have here Paradise, the Golden Mirror, Not Enough. Yan, so, kasi sa totoo lang ngayon, marami talagang binubuo yung person mo. Feeling niya may mga kulang pa na kailangan tapusin, ayusin. And with the Golden Mirror, you feel like yung pagmamahal nakakonsentrate na lang sa'yo. Feeling mo ikaw na lang yung nagmamahal sa sitwasyon or sa connection. But definitely, for what I can see here with the Paradise, I feel like there's happiness. Kahit alam mo yon, yung iba sa inyo, yung kalungkutan mo, itinatago mo lang eh. Kasi pwedeng yung may mga times na masaya naman talaga kayo, and nakikita, na ipapakita mo doon na, oh, masaya ka. Pero may mga times din na malungkot ka, and hindi mo sinasabi sa kanya. So, yun yung energy mo. And we do have here, Five of Swords, the Moon, Six of Pentacles, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces energy. Sa nakikita natin dito, no, maaaring nami-misinterpret mo itong person na ito. Minsan may times na hindi ka na naniniwala sa kanya, na you feel like yung pagtulong niya sa ibang tao, ito lang yung reason niya para umalis or sabihin na nating magloko sa'yo, no? So possible na someone here is being sneaky or hindi nagsasabi ng totoo. Well, ang question dyan, use your intuition. Kasi malakas yung intuition mo. Ano bang sinasabi sa panaginip mo? Do you feel like meron na ba talagang iba dito? Kasi sa totoo lang, sa ngayon, wala kang ibang walang ibang makakasagot sa iyo niyan kundi ang sarili mo rin. Pwedeng pinaparamdam niya or nararamdaman mo, or pwede rin namang ipinapakita sa panaginip mo. Malakas ang kutob mo, use that, okay? And with the Six of Pentacles, for some of you, pwede may mga pagtulong na ginagawa. Pwede ikaw or sa side ng person mo. And, I don't know, a lot of opportunities is actually coming your way. Kung ikaw ay medyo active sa social media, I feel like someone is liking you a lot. May nagmamahal or nagkakagusto sa'yo. Kaya lang hindi pa siya open or hindi pa niya inuubihan yung emotions niya para sa'yo. So, possible that you are still in a relationship or pwedeng in a connection na hindi na muna sa ngayon ito lumalabas, itong new person, no? Very welcoming. Kumbaga gusto niya rin mag-open na pero hindi niya alam kung paano, lalo na sa ngayon na hindi na yung iba hindi makapagkita, ganyan-ganyan. So, hindi niya masabi yung emotions niya. With the Empress, Two of Cups, Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy, I feel like you're looking so beautiful, ha? High chance of pregnancy para dun sa iba. And sa nakikita natin dito,
very nurturing. You could be a mother or father, or yun yung paningin sa'yo ng person mo. Yung, I feel like your person is that gusto niyang ma-provide ko sa'yo yung mga pangangailangan mo, yung magiging future mo, and hindi ko pa nakikita sa ngayon, but there's a lot of love coming from this person with the Two of Cups. Mahal ka niya. Kung ano man yung sakit na feeling mo wala kang magawa, you need to heal from that pain, no? Kasi you might be dealing with someone na kung alam mo yun, yung kung ano yung iniisip mo, kontra yon sa kung ano talaga yung iniisip niya. Yung iba sa inyo, pwedeng nag-overthinking ka lang talaga. Kasi nandun naman yung pagmamahal ng person mo. Kaya lang, currently, inaayos niya yung mga toxicity dito sa sitwasyon niya. Maraming toxic dito. Toxic boss, toxic parents, pwedeng ganun. Medyo, or relatives, friends, ganyan. Medyo may pinagdadaanan etong person mo, kaya hindi siya ganun ka-open sa'yo. And yun yung nagli-lead sa'yo with the 10 of swords na feeling mo kailangan nang tapusin, or natapos na ba talaga. And with the page of wands, sabi ko nga sa'yo, use your intuition. Kung wala ka naman nararamdaman, hindi mo naman nakikitang okay siya, ay hindi mo naman nakikitang may something na sa iba, and then, that's it. Hindi mo na kailangan ng question, ng explanation, blah, blah, blah. Basta alam mo, itong person na ito, wala ka namang pakiramdam na hindi na nag-work yun sa inyong dalawa kasi may someone na. Yun yung mahalaga doon. And we do have here Page of Wands, King of Cups, Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo energy with the Hermit. Okay, yung iba sa inyo kulang lang sa pakikipagkita sa personal. And yung iba kasi possible na may pagkakalayo, may distance. But I don't feel like nagiging problem ito. Kailangan lang ng pagtutulungan pagdating sa inyo. Kung kailangan niya ng pangunawa or pag-intindi mo ngayon dahil nga hindi siya masyadong online, hindi siya open, ganyan-ganyan. I feel like this person is asking for you na sana maintindihan mo kung bakit ako nagkakaganito. And with the Page of Wands, I feel like gusto niya ng growth sa inyong dalawa, kaya lang hindi pa nga siya handa. Gusto niya ma-manifest ka, gusto niyang i-offer sa'yo ang lahat-lahat, love, marriage, kaya lang hindi pa sa ngayon kasi nga hindi pa siya handa. Pero kung sa tanong lang rin naman, kung may plano siya, kung may gusto siya regarding sa connection ninyo, meron. Okay, so that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do subscribe sa ating channel, Unicorn Princess Tarot. Meron pa tayong other channel, no? Yung Madam PTV and Virgo Philippines. If you're dealing with the Virgo, feel free to check it out. Ayan. So, maraming salamat po ulit sa mga nagla-likes, comment, shares. I love you all. And that's it for now. Bye-bye.